Yun na, hello po mga ka-DIY. Welcome po sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang po sa aking YouTube channel, subscribe naman po. At i-click nyo na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong video ko na i-upload. Ang ating tutorial ngayon mga ka-DIY ay i-upgrade po natin yung ating manual Styrobox Egg Incubator into automatic egg turner Styrobox Egg Incubator na napaka simple, napakadali i-wire. Ang kailangan po natin para magawa po yun, hahanap po tayo ng motor na ganito po. 4090YG-F 220 volts 1 hour per 240 RPM. Ito po ay 2.5 watts. Nabili ko po to sa halagang 500 plus shipping fee sa Shopee po kay Heatwave. Ganito po siya. May kasama po siyang egg turner lever. Yan po ay plastic. Yung gantong synchronous motor kasi mga ka-DIY ay di na po kailangan ng timer dahil napakabagal po ng motor na to. Isang ikot po nito, isang buong ikot po niya ay nasa 4 hours. Maganda lang po gamitin yung gantong synchronous motor mga ka-DIY sa roll type na egg turner. At kung sa swing type naman po, yung gantong klaseng swing type naman po. Yun. Kasi ito po, kahit naka 45 degree po siya, ay makapagsalang pa rin po tayo ng itlog. Hindi po tayo mahirapan sa pagsalang ng itlog. At hindi rin po tayo mahirapan kung kukuha tayo ng itlog sa ating egg turner. Dahil yung ating motor kasi mga ka-DIY, ay hindi po natin to pwedeng lagyan ng manual switch na kumbaga i-manual turn natin yung ating egg turner. Kaya maganda lang po itong motor na ganito sa roll type automatic at kung sa swing type, gantong style po na swing type. Napakadali pong i-wire nito mga ka-DIY. Susupplyan na lang po natin ito ng 220 volts. Bali ang gagawin na lang po natin ito, i-install natin sa ating egg turner, dugtungan ng wire at lagyan ng plug at isalpak sa ating Styrobox incubator. Ayun, at may nagawa na po tayo mga ka-DIY. Kayahin nyo lang po yan, roll type egg turner. Yan, kayahin nyo lang po yan mga ka-DIY. Kung paano ko to ginawa mga ka-DIY, may video tutorial po ako. Punta lang po kayo sa aking mismong channel at hanapin nyo lang po yun doon kung paano ko to pinabricate. Yan, gayahin nyo lang po yan mga ka-DIY. Ang ginamit po natin dito ay 1/2 by 2 na good lumber. Tapos itong paan niya ay 1/2 by 1. Tapos yung ating itong egg turner na to, ito po ay 1/2 by 1 lahat po yan. Yan. Tapos plastic na screen. Plastic screen po ang ginagamit ko para hindi po kinakalawang. Yan. Gayahin nyo lang po yan mga ka-DIY. Tapos ito po, ito po yung lock nya. Tapos may lock pa rin po yan dito para pag tinulak ng motor natin yung ating egg turner, hindi po aangat. Hindi po siya aangat. Kasi pag wala pong lock, pwede pong umangat yun pagka tinulak ng motor. Ngayon ang mangyayari, basag-basag yung mga itlog ng manok natin. Bali, ang gagawin natin dito, lalagyan na lang po natin ang motor. Ito naman po yung paglalagyan ng ating motor mga ka-DIY. Yan. Yan, tapos na rin po yan. Bali, install lang po natin yung ating motor. Tapos yung motor po natin mga ka-DIY, ito na po ang ating ginawa sa ating motor. Ganito po yung ginawa natin sa ating motor para maging matibay po yung kamay ng ating motor. Pinaweldingan po natin ng bakal. Yan. Bakal na po yan. Kasi pag bumili ka po ng motor mga ka-DIY, may kasamang kamay.
Kaso nga lang ito ay plastic, hindi ito matagal. Ito ay welding rod. Tapos binin lang po natin. Ganda po kasi ang ginagawa ko sa mga pambenta ko na incubator. Hindi ko ginagamit yung free na lever niya na plastic. Kasi minsan pag hindi po maganda yung pagkakagawa ng ating roll type egg turner, hindi smooth yung egg turner natin, nababasag yung ating plastic na lever. So ito heavy duty na siya. Kung paano ko to pina-welding, guys, binalot ko muna to ng plastic, tapos basang-basahan, tapos saka natin pina-weldingan para safe yung kaha ng ating motor. Okay lang po, at i-install na po natin yung ating motor at iwa-wire na rin po natin. Tayo sa ating installation. Wiring lang po natin yung ating motor. Yung ating motor po pala, mga ka-DIY, pag binili po natin, ganito po siya. Yan. May male at female connector po siya. Yan. Dito tayo magdudugtong ng wire. Yan, basic na basic lang po yung wiring nito, mga ka-DIY. Kahit ikaw po ay walang karanasan sa electrical, basta susundan mo lang po ito ay makakagawa ka ng automatic incubator. Basic na basic lang po yung wiring ito. Susupplyan na lang natin to ng 220 volts. Bali, ang andar ng ating motor, mga ka-DIY, ay 24/7. Makapagpahinga lang po yung ating motor kung ibababa na po natin sa hatcher yung ating mga itlog, or kung nasa day 19 ng ating mga itlog. Tapos na po yung ating wiring, mga ka-DIY. Ganyan lang po kasimple yung wiring yan. Bale, ito, saksak na lang natin sa 220 volts. Salpak na po natin sa ating styro egg incubator. Yan. Tapos, ang gagawin po natin sa ating wire, pwedeng magbutas lang po tayo dito. Tapos, ilulusot natin yung ating wire. Yun, na bubutas lang tayo dito, mga ka-DIY. Tapos itong wire ng ating egg turner, lulusot na natin dito.
pinutol ko na lang muna yung ating wire mga ka-DIY para hindi tayo mahirapan. Connect na lang natin ulit. Ayun mga ka-DIY, na palusot sa po natin yung ating wire ng ating motor. Iwa-wire na lang natin ulit. Yun, tapos na po tayo sa ating wiring ng ating motor. Tapos ito po yung saksakan ng ating thermostat, ang ating heater. Bali, ang ating incubator po ay dalawang saksak para magbukas lahat. Ayan mga ka-DIY, tapos na po tayo. Simpleng-simple lang po gumawa ng Styrobox egg incubator na automatic gamit ang gantong motor. Ang mangyayari po dyan mga ka-DIY, 2 hours po siyang makakarating dito kabilang side, 2 hours din po sa kabilang side. Every 2 hours napagulong niya yung mga itlog ng manok natin. Itong motor na to, pagka sinaksak natin sa 220 volts, pinandar po natin, hindi po natin makikita yung paggalaw ng ating egg turner. Bali, ang mangyayari po, pag gusto po natin na makita na working yung ating motor, yung ating egg turner, lalagyan natin dito ng tanda mga ka-DIY. Yan. Yan mga ka-DIY, nilagyan natin ng tanda. After 1 hour po, balikan po natin. Pagka ito pong egg turner natin umalis dito sa ating tanda, yan, ibig sabihin po, gumagana po yung ating motor. Isa pa po pala mga ka-DIY, yung ating motor po, pag sobrang tahimik po ng paligid, maririnig po natin yung ugong ng motor natin. Yan, may ugong po yan. May vibration, tapos may tunog din po siya. Tapos kung hindi ka po pasmado, pag hinawakan po, yan, makararamdaman mo po yung vibration ng ating motor. Sa mga nagtatanong po pala, kung bakit walang blower po yung ating Styrobox egg incubator, ay talagang sinadya ko po talaga yan. Dahil itong ating tutorial ay budget meal. Kahit wala pong blower yan mga ka-DIY, ay effective pa rin po yan. Basta makuha lang po natin yung tamang temperature ng ating egg incubator, tapos tamang humidity, makapagkapisa po tayo ng itlog. Sa atin pong design, yan, maganda po yan kahit wala pong blower yan, dahil hindi po gaano kalakihan yung ating box. Tapos dalawa po yung ating heater. So ibig sabihin po niyan, kalat po yung init, pantay po yung init sa loob niyan, na distribute po ng maayos yung init niyan kahit wala pong blower yan. Ay lang po mga ka-DIY, kung may nakuha ka pong idea sa aking tutorial ngayon, pa-subscribe, pa-like na rin po kung nagustuhan nyo. Tapos comment lang po kayo kung may mga tanong pa po kayo sa akin. At yun lang po mga ka-DIY, at abangan nyo po yung ating next tutorial. Salamat po.